Iti. Oh, wala, wala, wala. Yan, wala. Yan. Wala yan, wala, wala, Kitty. Ayan guys, ito yung update sa ano. Pang Mama, ginalaw na ano, naman. Pang apat na stud na nila to guys. Day 3. Pang apat na stud. Pang tatlong araw na ni Sweetie dito sa bahay guys. Bali pang-apat na stud na niya to. Tapos bukas, pahinga muna itong dalawa. Wala muna mangyari sa kanila. Tapos ikatindi ng mula nung pagkamins ni Sweetie, stud tayo ulit panghuli. Yun na yung panghuli, guys. Ano ba ngayon? Sa Linggo na pala ang huling stud nito, guys. Four stud na nila to guys. Bali pang 3D ni Sweetie dito sa bahay. Buti nga mabait tong aso na to eh. Malambing sa amin. Kasi masasaktan no. Kanina gustong gusto niya. Panay siya hanap sa lalaki. Hawakan mo dahil matanggal agad yan dahil pag hindi mo ilapit. Ito nga ipatanggal. Ayan lang de. Lak na lak naman yan. Tabi na de. Ayan mo do. Ayan mo na sila. Tabi ka na dyan kay videohan natin. Ayan guys. Para lang mag-asawa guys. Parang tao lang din no. Day 3. 4 stud na. Inaano niya yung babae. Dilaan ng lalaki para kumalma ba. Parang tao lang din ba. Dila muna. Si Ate Jella anak. Nabubos nata ni Peter. Sweetie na yan. Lak na lak talaga guys. Iba tong aso kay. Dikit lang ba. Inaaway niya yung lalaki kasi nasasaktan siya eh. Malaki kasi yung ano ni Bikoy ko eh. Malaki kasi yung ano nitong lalaki ko. Nakita ko sa bisis na lumabas. Grabe yung laki. Ang liit-liit na aso. Ang laki ng BB Junior niya. Kaya biak talaga yung sa babae ba.
mamaya pa. Dapat sinusupply yung lalaki dahi kaya natanggal yung mga balahibo niyo. Ganun talaga yun. Pero may buwan na yung namin. Hindi natatanggal? Sure ball na to. Buntis na to guys eh. Batang bata pa yung babae. Virgin na virgin. Yung akin kasi bak matanda na yun kasi hindi man nabuntis. Lak na lak talaga. Oh, gusto niyang kumola kaso di, siya, di niya matanggal. Oh no, 6 minutes na. Sweetie na yun. Lilista pa naman sana. Kung dami kong listahan dito guys. Oh. Yung mga deliver natin guys. Singilin natin yan guys. Sa ano... araw ng Linggo. Yan guys, Linggo ng hapon o Sabado ng hapon guys. Customer natin yun guys. Matanggal na matanggal oh. The... pasok na pasok. Ayaan mo lang deh. Tanggal naman ang kusa yan, 7 minutes na eh. Hindi pa rin natatanggal, 7 minutes na. Hindi mo nalablab si Bikay. 8 minutes na guys. Di, kaya dito namin pinapa... sampa sa loob kasi yung babae ko isa pag nakita tong lalaki na may ibang babae nagsisilo siya guys, nagwawala, gusto niya ring umano magpatira, gusto niya ba nasa kanya lang tong lalaki para ding may utak yung mga aso na to, may mabilis lang makaano ba para ding tao nagsisilos. Nagwawala. Parang gustong manabunot. Kapal kasi ng balahibo ng lalaki naman guys. Sarap nga nito yakap-yakapin guys. Kasi sobrang pa, kapal ng balahibo niya eh. Pa, hmm. Pilan mo na ito ng tali pa para malakad-lakad ko dun sa labas. Hmm. Ah, asan ba yung tali niya dati? Yung tali niya eh. Pinat-pinat na kami. Ito tayo upo guys. Para makita silang dalawa guys. Tingin ka dito, sweetie. Yung sweetie nahihiya sa camera eh. Pagka mahiya sa camera, sweetie. Camera lang yan. Hmm. Kaya mahal tong mga aso to. Kasi pag mga anak sila, mataas na yung apat. Isa to tatlo lang talaga anak lagi ng mga tong aso na to. Di kagaya sa sitso, kaya walo. Ito kasi isa to tatlo lang anak ng gantong aso. Kaya pag magbinta ng tuta nito, asahan mo 15 million. Swerte ka na kung makabili ka ng 12, 10. 15 talaga ang pinaka minimum nito. Wala pang papel yun guys ha. Pag may papel, 20 yun, 20 to 30. Pax type lang yun siya guys. Yung dalawa kasi klase itong puminar yan guys eh. May pax type, tapos may... ano, beer type. Yung beer type guys, 80 to 100K yun guys. Yung presyo nun, ng mga aso na yun. Maganda dito sa Manila guys, mag-alaga ng mga may lahi na mga hayop.
Gagaya ng mga Persian cat, mga aso na may lahi kasi sa online mabinta, lalo na yung mga ibon may lahi. Mabinta sa online, malakas, mahilig kasi mga tao ito mag-alaga ng mga hayop. Mga ano lang nila ba, siguro pantanggal kasi sa stress to guys. Gagaya ko pag pagod ako, stress na stress, titingin lang ako sa mga alaga ko, mawala naman. Dati guys, ang hilig ko talaga manok na panabong, pero hindi ako nagsusugal guys. Maganda yung manok ko, galing talaga sa mga kilalang breeders. May incubator pa nga ako guys eh, iniwan ko sa kapatid, asawa ng kapatid na nula ko. Pati yung mga manok ko, binigay ko na sa kanya lahat. Buti na rin, mga desisyon ko tama talaga lagi na sabi ko, itigil mo na ako sa manok kasi parang ramdam ko na ano yung manok. Dati kasi sobrang lakas ng binta sa manok ko, kaya nag-aalaga ko manok kasi business lang din. Bintahan ko sa sisiw, 1,000, 1 piraso. Pag manganak ng lahat ng inahin ko, mga 60 pieces o 60,000 agad. Yung 60,000 mo na patuka, di maubos yun ng isang taon. Kaya di ako lugi sa manok-manok dati kasi mabinta din sa online eh. Mahal kasi yung mga sisiw dito. Lalo na pag kilalang breeder yung nabilhan mo ng mga palahi mo. 1,000 yung pinakababa dun. Aabot ng ano kasi may incubator ako. Kahit naikot na nga namin lahat tong Pampanga, Cavite, hanggang ano, Chaong, Quezon Province. Lahat dito, Bulacan, ano na namin yan, mga Montalban, Fairview, lahat. Naikot na namin lahat dito dahil lang sa alaga ko na manok dati. Bintahan ko isang libo sa sisiw lang. Hindi ako magbinta ng 1 piraso lang. Tryo talaga yan. Dalawang babae, 1 lalaki, 3,000 agad. Sisiw lang yun guys. Sayang lang eh. Nag-stick to si Facebook. Binaban na yung mag-post ng may presyo. Kaya na humina na yung mga online sa manok. Parang ngayon din yung mga aso, ganun na din eh. Yung iwan ko lang kung ganun pa rin. Basta pagkakaalam ko, pag magbinta ng mga hayop, bawal sa Facebook. Bablock ka. Kaya nga hindi na ako makaano sa Facebook, yung makapag-post sa mga ano. Sinablock ako sa Facebook dahil hindi ako sumunod sa rules nila eh. Nilalagyan ko kasi presyo eh. Bawal pala maglagay ng presyo. Pwede ka lang i-post mo lang, tapos PM lang kayo. Ito kasi yung aso na to, yung mga gantong lahi na aso, Puminar yan. Pangarap ko kasi talaga to guys, maliit pa ako na gusto ko talaga makaaso ng ganito. Sa awa ng Diyos, nagkapira tayo, nakabili tayo. Isa lang yung gusto natin, nakabili pa tayo ng 2, babae, lalaki. Itong orange na to, hindi sa amin to, pinalahi lang sa aso ko. Sweetie ang pangalan ng babae na yan. Katabi ko yung matulog lagi guys, iwan ko. Maamoy kasi yung katawan natin eh, kaya siguro gustong dumikit. Tanggal ng ano nila oh. Hindi kasi namin pwede pilitin na tanggalin, hayaan na yan sila guys. Pusa naman na matanggal guys. Yung ibabayad sa atin ng customer natin na to, ibili lang din natin ng pagkain nila para may pangkonsumo sila guys, kasi laki talaga ng konsumo nito guys, totoo lang. May panahon pa na ayaw kumain ng dog food, mapilitan ka talagang mag-build ng ano, manok or atay ng manok or baboy. Yun yung mga hilig nila, atay. Tapos manok na nilaga. Pero sulit naman pag may ganito kang aso guys, kasi tanggal talaga stress mo guys. Thank you.
bukas, pahinga muna to sila guys, sunod araw ulit sa Linggo or Lunes, pwede na ipakuha natin sa may-ari to yung aso nila para ano, magka-Lunes na lang siguro kasi Linggo ng gabi, pang yun yung panghuling stud niya sa schedule natin. Ang tama kasi proseso talaga sa lahat ng klase na aso, mula nung pag-mince niya, dugo, 8 at saka 10, yan yung fertile talaga sila. Dapat na makastahan sila sa 8 at saka 10 na araw, pang 8 at saka pang 10 araw. Yung iba ginagawa, isang bisis lang guys, okay na. Pero sa atin, maawa naman tayo sa ano, sa may-ari ng babae, kaya 2 times a day guys, umaga at saka gabi. Para sure talaga kasi ayaw nating mapahiya sa customer natin guys. Pag sakali na buntis to, i-update tayo sa may-ari. Di pa natin alam, baka mamaya lalakas yung service stud natin guys. Marami nang magpalahi guys. Ang ganda nito sa personal guys. Para lang ano tignan sa camera, pero pag personal sus, ang ganda. Sumbong ganda itong mga aso ito guys. Mahal pa to sa Shih Tzu guys, yung aso na to. Kahit sabihin pa nating Choco Labor Line, mas mahal pa rin tong aso na to. Kasi sa Shih Tzu, ang mahal talaga sa Shih Tzu yung Choco Labor Line. Yung Choco yung kulay niya, or Dark Choco, tapos Labor Line, Snub Nose. Yan yung mga mahal na aso na Shih Tzu. Pero kahit mahal yun, mas mahal pa rin to. Kasi yung mga ordinary na Shih Tzu, nasa mga 5,000 lang yun. Ito kasi, puminarian, may papilo wala, papatak ng 12 to 15 ang presyohan ito guys. Tuta pa lang guys. Pag adult, nasa mga 30. Lalo na pag may papil. Mura lang naman paggawa ng papel guys, kahit may aso ka na may lahi tapos wala kang papel. Meron na ngayon gumagawa guys, 2 plus lang ang bayad. Legit talaga yun guys, para ang papel kasi, ang ano kasi niyan. Pag sakali na uwi ka ng mga probinsya or pupunta ka na ibang lugar, sakay ka ng aeroplano or mga barko, kailangan hahanapin kasi yung papel guys. PCCA. Grabe guys. Magda 19 minutes na guys, hindi pa rin natanggal. Sarap na sarap si Ruto silang dalawa guys. Yung target niya no, may tank kasama. Ano, level 4 ka na? Tara. Uwe. Kiat ka na naman na ka. Ngayon na, tutulog na anak. Huwag na kayo mag-antay na may magalit sa atin dito. Guys, yung ano pala guys, yung mga hindi pa nakasubscribe sa YouTube channel namin guys. Baka pwede pa subscribe guys. Bago ka pa lang sa video namin guys, please subscribe my YouTube channel guys. Tapos like, comment and share guys. And don't forget to click the notification bell guys. Tapos piliin nyo yung all para updated kayo lahat ng mga video namin guys. Yun lang naman guys, tulungan lang tayo guys. Maraming salamat guys. Nagawa mo, ano yun? Maganda kung matulungan nyo ko na maparami yung subscriber at views natin guys, para balang araw tutulong tayo sa mga tao guys, kasi yun naman talaga target ko dito. Ako kasi di ko na kailangan ng pira, kasi kaya ko naman maghanap ng pira guys, na panghanap buhay. Kasi madiskarte naman tayo na tao eh.
sa akin lang di kaya yung tulungan yung mga ibang tao na anong kasi kasya-kasya lang kasi sa amin. Kaya nagbo-vlog ako para pag balang araw pag sakali nakikita to guys, tutulong ako sa mga walang-wala guys. Kasi gusto kong gumaya kay ano guys, yung si Virgiline Cares guys. Yun guys, dapat yun ang dapat sinasubscribe nyo guys, tapos pinapanood nyo guys, kasi kahit sabihin pa natin na malaki ang kita niya or ganyan, wala na tayong pakialam nung guys, kasi tinutulong naman niya sa tao guys, yun ang importante. Kasi naman manood guys sa mga walang kwinta, tapos ano, daming view, daming subscriber, wala mga kwinta, hindi naman tumutulong sa kapwa natin na Pilipino o tao, useless lang din yan. Sila lang din ang maano niyan, naanhin naman nila yung pera, hindi naman madala nila yan pag namatay sila. Kaya saludo ako kay ano, Virgiline Cares yung 2.0, kasi lahat ng mga ano niya, video niya puro pagtulong guys. Yun dapat talagang ginagawa ng ano guys, ng mga tao guys. Ayan guys, tanggal na guys. Dila na siya sa ano. Ang lalaki guys, papasok natin sa loob ng lungga niya kasi di pwede na nasa labas siya kasi mag-ingay yung isang babae namin doon sa kulungan. Kaya kailangan natin ikulong siya. Kasi pag may daga din ang ingay nito, mga to, hindi mapakali. Yun lang yung guys. Salamat guys sa oras niyo guys. Sana panoorin nyo lagi mga video namin guys. Tapos subscribe, so yun lang ko, share guys. Salamat guys. Bye bye.